yan. Kumbaga, utu-uti niya, bubukbukin yung mga nasa ilalim yan. Tapos, di natin na mamalayan, umaangat na. Ganyan po yung observation ko niyan. Nakailang ganito na po ako. Ganyan na nangyayari. So, niligyan ko ng, ganito po yung ginagawa ko. Niligyan ko ng super glue, steel epoxy. Ang buong palibot po niyan. Palibot po yan para yan maging matigas. Mabalutan siya ng nito. Tapos po, pag pumasok po yung denatured alcohol dito, hindi po siya papasok sa loob para bakbakin pa, kundi lalampasan na lang siya. Kasi para papatulo lang siya, na para tubig na nalalampasan siya, hindi niya mababakbak, kaya matibay po to. Kasi napakatibay po talaga to, para plastic po to. Napakatibay. After po niya, nalagyan po natin yan ng super glue. Lalagyan pa po natin ng Neltex yan. Yung pong Neltex na sinasabi sa inyo, yun po yung tawag dito yung Neltex cement na PVC pipe na ginagamit sa PVC pang gripo. So hindi po magandang panggamit natin yun kung yun po yung ating iduduktong sa ating pong ginagawang PVC pipe gun rifle. Mahinang klase po yung mga kastig. Pwede po siya siguro yung mga katulad po nito, ilalagay po natin siya rito, i-apply natin sa loob, ipapatong din para bukod yung super glue nakapatong dyan sa ibabaw, bukod pa rin po yung Neltex na pang PVC, pang gripo. Ipapatong dyan para nakalaminate din po yan. Balot siya ng plastic. Kasi po pag natutuyo yun, para po siyang matigas na para nakikita yung kandila. Na ganoon, nakaano siya. Pero hindi po siya tutunas. Kunti para siyang plastic na napakatigas. Yan po yung mga castig. Kaya matibay. So yung iba, kaya tumatalsik siguro. Siguro kulang po. O meron pong mga ilang bagay dito. O kaya yung mga ilang na mga patlang, napapatlangan, hindi po nalalagyan lahat. Yung palibot itong, itong pong elbow na 25mm. So kaya minsan dumapakras po. Ako naman po, talaga sinisiguro ko yan. Kahit abutin po tayo ng ilang araw, basta maganda po yung gawa, okay lang yon. Pero hindi po ibig sabihin, hindi sabihin natin po dito, totoo po yun. Pero may mga pagkakataon na nasisira din. Nasisira po, hindi pwedeng hindi nasisira. Yun naman po, normal yun. Pag nasira, edi ipapaltan po natin, parang ano lang din, sa baril ng CO2, pag may nasira, paltan natin. Pag may natanggal, papaltan natin. Yun lang po yan, ganun din po yan. Pero iba lang po yung sinasabi kong durability, yung tibay, yung pulido pagkakagawa. Or aabot siya ng ilang taon bago masira. Masisira po, pero after po ng 1 year, saka po magkakaroon ng depresya. So wala problema yon, kasi normal po yun, napapaltan yan. Napapaltan po yun. Nasira, tumalsik, o nasira po, ano man, yung cup, napapaltan po yan. Talagang ganun po yan. Bilang po rito, yung pong ating pong super glue na quality na gagamitin natin kaya natibay po. Kaya nga po, dito tayo, kaya po yung mga ikinakabit natin rito, mga pandikit, ay yung pong talagang matitibay, madidikit. Doon po tayo bumabawi. Yun po gumagawa tayo ng para mas mapabuti pa natin, mapatibay pa natin yung ating pong mga ginagawa pa. So, ganyan po yan, mga kasti. So, wala naman po perfectong gawa. Masasabi po natin perfectong gawa, pero nasisira rin po yung ating pong ginagawang PVC o kaya ating airgun. Maganda, pwede sabi pulido. Pero nasisira po, hindi po pwede hindi nasisira. At kung masira po, normal po yan, mga kasti. Ito naman, ating gagawin. Ito po yung cup, 50mm. Ito po yung nasa unahan natin, dito po sa atin. Meron pong ginagawa na PVC ball valve na nasa labas. So ito namang gagawin ko, nasa loob po. Nasa loob po ito. Nakakastig. Nasa loob po itong PVC ball valve. Bubutasin ko po ito rito, tapos papasok sa loob. So unang gagawin po natin, mga kastig. Ganito po yan. Bubutasin po muna natin, lagyan natin marking. So ganito yan, mga kastig. Yan po, ikutan po natin yan ng lapis. Ayan, ganyan po yan, mga kastig. Tapos saka bubutasan natin yan. Ibutas. Bubutasan po natin yan para dito. So, ginagawa ko na. So, hindi pa siya. Puputuli natin to. Puputuli po natin. Mga kastig, ito yung ating puputuli natin to, yung magkabilang tenga.
Kasi ang proseso po nito, hindi po siya nasa labas itong PVC ball valve, kundi nasa loob po siya. Kaya sa mangyayari po ngayon mga castig, puputuloy po natin ang magkabilang tenga na yan. PVC ball valve, kasi na siya, pasok na siya sa loob. So kailangan lang natin dito ay gagawa pa tayo ng isang 32 by 20 na magsisilbing papasok po ito rito para pampatibay lalo. Kasi ito pong 32 by 20, pag nilagyan po natin ng masking tape to, papasok po ito sa loob, dinitikit din po sa loob yan. Parang ito po yan, meron din dulo. Ayan po yan. Yan po ang papel nito, yung pong para tumibay. Kahit malakas yung pressure ng hangin, hindi po basta kaya-kayang paklasin ng pressure. Kasi meron po nito, bukod doon, meron po siyang super glue na matibay. Ito, ganun din po gagawin natin dito. Lalagyan din po natin ito sa loob. Nakapasok po yan. So, lalagyan po na natin. Lalagyan po muna natin ang masking tape. Ayan po, masking tape. So, okay ito, mga castig. Habang inihintay natin matuyo, ito, lalagyan po muna natin ang Neltex itong ating ano, para may ilagay na natin yung PVC cup 50mm pati po yung suporta niya mga 32 by 20 na reducer na castig. Dapat nalalagyan na po natin ito. Ayan. Bago po natin ilagay ito. Ito po, bago po natin ilagay ito at saka ito pong cup dito sa likod sa likuran, kailangan lagyan po muna natin ng Neltex. Ito po, ito yung Neltex. Ito po yung papel ng Neltex dito sa akin. Hindi ko po ipinang ginagamit ito na pandikit sa uktungan ng paggawa ng PVC pipe gun rifle. So ito yung ginagamit ko dyan mga castig. Pagkatapos ko siya nilagay ng natuyo na yung kanyang unang-unang lagay na super glue, ito naman po yung nilalagay ko. Neltex naman yung sinusunod ko. Para talagang matibay. Matibay po talaga yung pagkakagawa niya. Ayan mga castig. Kaya po talaga titibayan po natin yung gawa natin. Kasi po, dito po nakasalala yung ating safety. Siyempre sa tibay. Kasi kung di po safety yung ating ginagawa, hindi po natin pwede sabihin na yung durability, yung tibay, hindi po. Huwag po natin pangawakan. Pero alam kong makatulong na makakapagpatibay pa ng aking ginagawa. Yan ang mga astig. Yan ang gawa ko dyan sa aking ano. Kaya yung sinasabing napapaklasan ako ng ano, hindi po nangyayari. Pwede po siguro yung maabot na ng mga isang taon, ilang taon na, siyempre tumatagal, siyempre rumurupok na rin po minsan meeting. Pero tibay po yan, matibay po yan mga kastig. Ayan po yan. Ayan po yan, taps na po yan. Pakatibay na po yan. Ako po ay sugrista rin sa basta pagdating sa paggawa ng ano. Talagang sugrista po ako sa paggawa. Ayoko po nang mayroong ay ito na po. Ito na po ang 32 by 20 na reducer. So ilalagay po natin dito yan mga castig. Ayan. Bago po natin ilagay ito pong PVC cup na 50mm. So tapa muna natin ito. Tapos kasi itong matuyo. So ito po yung mga castig, ilalagay na po natin yan dito. Okay na po yan. So ito, shoot po natin. Ayan po mga castig ha, ilalagay po natin ito. Okay, ito po yung super glue. At ititipirin. Basta sa pagawa po ng isang PVC pipe gun rifle, dalawa pong ang katumbas ko ay dalawang tawag dito, dalawang super glue po, Evo band. Yan po ang katumbas niya paggawa po ng PVC pipe gun rifle. Huwag po natin tipo, napapansin nyo, nakalubog. Dapat po, medyo nakalubog. Na po. Pagkalubog po niyan, saka uli natin ang paglalagay ng super glue. Ayan.
Para po talaga na, para po talagang nakasigur tayo sa ating pong ginagawa. Huwag po kami hihingayin sa paggamit ng ano. Kasi mas magastos. Kapag po nasira, siyempre, parang uulitin yung ulihan, overall, parang ganon. So mga kasing pagkatapos ng ganyan, yan, nakalagay na po siya. Ito na po ilalagay natin mga kastig. Itong kanyang PVC 50mm na cup. Ayan po yan. Ayan, kita nyo naman nakalagay lahat yan. Mga kastig. So, tapos, ito pong palibot naman ito. Lalagyan din natin. Ayan po. Ayan. Tapos po ilalagay po natin dito mga kastig. Ayan. Kung nakikita nyo, napapansin nyo, meron po mga siwang. May siwang po yan. Lalagyan din po rin natin yan. Lalagyan nyo po yan. Para pumasok po yung likido, yung liquid, papasok po yan sa pinakasingit-singit. So, siyempre, kailangan po yung safety po siyempre ang mahalaga sa atin. Siguro din natin matibay po. Kasi po yan, ito po yung iginagawa natin. Makas po ang pwersa niya, magkabila. So, kung titipirin natin yan, may tendency po na tumalis sa mukha natin. Makadisgrasya sa mukha natin. O kaya, sa mga katabi natin, mahal ito mama. So, kaya, yan po ang kailangan natin unang gagawin. Yung tibay po nitong nasa likuran at ganoon din po yung nasa unahan. Likuran, unahan. Siyempre, ganoon din po rito. Napakalaga po niyan. Medyo papatuyo-tuyo lang po natin mga kastig. So, ito mga kastig, tatry lang natin. Hindi pa naman ito yung, ano, kumbaga ito lang po yung sinasabi sa inyo. Dito po yan. Huwag po kalala. Dahil hindi po yan yung sinasabi po nila na makaka-epekto po sa lakas ng pressure ng hangin. Hindi po mangyayari po yan mga kastig. Hindi po mangyayari yan. Kasi sabi nung iba, makaka-epekto po sa lakas ng pressure ng hangin. Hindi po makaka-epekto yan. Kasi mga kastig, isipin nyo po, sa haba po, misan sa ating pong ginagawang body, itong chamber, misan po ang ginagawa natin po, ay tatlong reducer po ang ating inilalagay. So, gano'ng kahirap sa hangin yun bago siya makalabas. Ito po eh, gitna sa gitna lang siya. Napakaliit lang. Hindi ka pares po nito, magkabilang tabi. Kaya wala po problema yan. So, ang nilagay ko na po rito, dalawa lang po yan. Dalawang, yung pong tatlong nilagay ko rito na 32 by 20, para lang po dito yan, para po sa, in case na meron po siyang pumapasok na alcohol, denature, hindi po siya tatagas dito sa loob. O kaya, yung makaka-epekto sa yung dito po sa mga palabi, sisingaw po. Negative po yan, hindi po yan. Kasi ito, lalagyan po natin ng ano yan, ng super glue. Bago natin ipasok yung tubong to, super glue po muna yung mga palibot na yan, mga kastig. Ito po yan. Para mas klaro po sa inyo, mga kastig. Eh, napakahigpit po yan eh. Ayan. Bago po, siyempre ipasok to, mga kastig, para makasigurado tayo yung talaga matibay. Ang gagawin po natin dyan, mga kastig, nilalagyan po natin ng super glue to. Yan po yan. Pati po yan. Kasi meron yung ano eh, masking tape. So pagkalagay po niyan, saka po natin ipapasok to. Ayan. Ganyan po yan mga kastig. Ang sekreto dyan. Ayan. Matibay po yan mga kastig. So pagkalagay po niyan mga kastig, siyempre, ito po palibot ito mga kastig. Nilalagyan din po ng ano to, yung ibabaw, super glue, yung ebobat nga po yung ginagamit ko. Tagkatapos, yung pong steel epoxy. Ito po palipot yan sa kito. Sa pegan din po ito, kita nyo may siwang. Lalagyan nyo, pag nilagyan nyo po ng super glue yan, wala na po yan, wala na problema yan. Hindi na parang sumingaw yan, tutulo, tatagas. Kasi yung una kong ginawang yung dimagasing ko, wala pong naging problema, hindi po siya tumagas.
Wala po problema dyan. So, ito yan, mga casting, nakalagay po yan dyan. Katapos, ito lang po, mga casting, kung napansin nyo, antena po ito ng TV element. So, dito yan. Pinapasok po yan dito, tapos, may bala po yan dito. Meron pong spring. May spring po ako nilalagay rito, tapos, nilagay ko ng bala, mga 15 na bulitas, tapos may spring, tapos kusa pong nalabas yan dyan, mga stick. Tapos may magnet po, yung magnet po yung nabatak dyan. So, ganito po yan, mga stick. Ito po yan. Kaya ganyan po yan. Dito po natin ilulusot yan. Ayan po yan, mga stick. Pagkalagay po niya, mga stick, meron po yung magazine. Yung magazine na sinasabi ko sa inyo, ito po yan. Hindi ko palang inayos. Medyo gagawin po muna natin ngayon. Ito po munang body chamber kasi hindi po natin pwedeng ilahat. Kasi pag sobrang haba po nung ating pong upload ng video, hindi po kinakaya. Sayang po yung ginagawa, yung pag-edit yung ating pong video. So, ginagawa natin ito munang body para mas lalo nyo po masundan. So, ganito yung mga casting. Ayan po. Para ito po yan, ito. Hindi pa po natatapos to. Ito yung sample ko lang po doon sa isang magazine. Pag ipinasok po natin yan dito, mga casting, ayan po yan. Papasok po dito yan. Eh, meron po siyang guide yung pinaka-tape. Pagpasok po yan din sa loob. Yan. Papasok po yan. So, maglalak po yan. Hindi ko pala inilagay yung lock kasi hindi pa naman ito yung talagang gagawin ko pa. Yan po yan. Pagpasok, hindi na po siya mahulog dahil may lock. So, dito po yan. Magsisimula na yan. May nalabas po rito yung bala. Kada isang bala, nakaabang agad yung magnet. Pagpasok, didikit agad yun. Doon sa magnet. So, pagkapasok ng magnet na yun, nakabara yun. Makabara na po yun dito sa ano. Hindi na po magkakaroon ng pagkakatong pasundan pa ng isang bulitas kasi nakaharang na yung isang bulitas nakabatangal na. Nakaharang na. So, kailangan may release muna ng pressure na hangin yung isang yun. Pag release nung, automatic po yun, lalabas na ulit yung isa. Hahatakin ulit ng magnet po yun, mga kastik. Yan po yan, mga kastik. Kasi ilang migit isang linggo ko po itong inaral. Ang tagal po bago ma-perfect. Ang lumalabas po, dalawa, tatlong bala. Ang lumalabas po pag ginagamit ko, tumatas na bala sa aking barrel. Tatlo po, dalawang bulitas. So, napakatagal po bago ko na-perfect. Yung isa-isa lang. Kailangan kada isang putok, isa rin na bulitas. Hindi na po siya nagdadalawa. Pero ang sikreto po, ay nasa magnet po ang sikreto at saka sa spring. At saka siyempre, dito po, kung papala mo siya setup, yung barrel dito sa pinakalabasan ng bulitas. Yan po yung mga casting. Okay mga casting, pasensya na kayo kung karoon tayo ng part 2 dahil sa masyado pong napahaba po yung ating video ng ating pong tutorial about sa body chamber. Pero huwag kayong magala mga casting, yung pong about sa naman tutorial about sa tipong barrel ng bolt action, new version ng bolt action, isusunod ko po agad dyan sa lalong madaling panahon. Kaya pasensya na po mga casting kung nagkaroon po ng medyo mahabang tutorial ng aking body chamber. Sa kadahilanan po mga casting, dahil nagkakaroon po tayo ng paghahang dun sa banda dulo. Yung po dahil lang kaya nagkaroon po ng part 2. So yun lang po at hinihingi po ng dispensa sa inyo kung nagkaroon po ng part 2. Yung po aking ginawang tutorial ng body chamber.